Ako si Melvin Cahigal, ang owner ng Supero Dog Farm. At ako rin ang brainchild and maker of the Supero Premium Raw Dog Food. The word Supero is it's a Latin word na ang ibig sabihin ay superior. Nagsimula kami as a PCCI kennel name, no? Na later on ay naging dog farm. Basically, ang Supero Dog Farm ay hindi siya as in dog farm na we breed and then we sell. Yung breeding is not our primary purpose. Nagsimula ang Supero last 2015. Pero hindi pa dito sa farm na ito. Itong farm na to, nabili lang namin noong 2016. Noong unang panahon, parang meron lang kaming... Noong 2015, meron lang kaming dalawang aso. Isang Rottweiler at isang Doberman. At ang setting is really a parang household setting lang. As time goes by, eto na siya ngayon. Dog farm na siya. Para sa akin, ang healthy dog ay is a dirty dog. Pag sinabi kong dirty, hindi ibig sabihin ay madumi dahil nababalot ng ihi ng pupo. Para sa akin, ang dirty dog is the dog na naglalaro sa soil, naglalaro sa grass, naglalaro sa semento, nag-e-enjoy ng ulan. Kaya makikita niyo yung mga aso namin, very muddy. Kasi feeling ko, yun ang interpretation ko ng healthy dog. At the same time, ang healthy dog in terms of nutrition, ang healthy dog is should be getting all the nutrients na kailangan niya in terms of diet. So dahil ang dog ay isang carnivore, dapat ang kinakain niya ay kung ano yung kinakain niya 4,000 years ago, which is meat. Well, kung poor nutrition ka, ang mangyayari sa iyo, lagi kang nasa veterinaryo. Lagi kang magpapagamot ng aso mo. At ang pinakamalungkot doon, pag poor nutrition, maaaring mamatay ang aso mo na mas maaga. So ganun ko kasimpleng ininterpret kung gaano kahalaga ang nutrition sa dog. Dahil ang Supero ay ang Supero raw dog food ay natural. Malaki ang ambag niya sa overall nutrition ng aso. Unang-una, you will prevent yung mga major diseases like CKD, chronic kidney disease. Ang objective ng Supero Premium Raw Dog Food is maging convenient sa mga dog owners or sa dog lovers yung pag-access sa raw. Which is, ang raw naman, ang raw meat, ay yan naman talaga ang natural na pagkain ng dogs. Prior to kibbles, yan talagang kinakain nila. Prior to domestication, yan ang kinakain nila. Ang ginagawa lang ng Supero is making it accessible sa kanila, sa mga consumers, at the same time, producing it or manufacturing it in the most hygienic possible way. Welcome sa farm. At hawak ko ngayon yung dalawa kong dogs. Ito yung mga stud namin. Si Dilim at saka si Lucas. Sila ay mga livestock guardian dog. Ang breed ay Alabay. Sila yung mga tagapagbantay ng mga malalaking farm sa ibang bansa. Yung mga goat farm, sheep farm. Sila yung mga guards ng mga farm animals para sa kontra sa mga wolves, sa mga bear, and kung mapapansin nyo, ang kanilang ears ay ear crop. Wala silang ears. Ang tawag dito ay battle crop. And then yung buntot nila ay naka-tailed up. Dahil, yun nga, no, pag you're guarding the farm, kailangan ay pag lumaban ka sa wolves and sa anumang mga predators ay kailangan walang mag-grab na anything sa katawan ng aso. Kailangan walang tenga para pag ganimbawang pag kinagat, hindi makakagat yung tenga. Ganon din yung buntot, hindi masyadong mahaba. Ang dalawang aso na to ay galing ng Romania at sila ay 7 years old. Si Lucas ay 7 years old while si Dilim ay 6 years old.
So ito, sakto ay meron tayong dispatch papunta ng Batangas. Meron tayong isang distributor na isa ring veterinaryo. Kaya gusto na rin namin ipakita na, well, even veterinary can vouch about the product. So ito yung orders niya. Meron tayong pure beef. Tapos meron ding beef chicken pero nasa ilalim. And then meron tayong treats. Papunta to ng Rosario, Batangas. Karamihan ng client din niya mga bully breeders and mga other breeds. Nagsimula kami sa journey ng raw feeding or yung pag-develop namin nung raw dog food namin dahil sa mga dogs ko. Nakita niyo naman kanina yung mga dogs namin, yung mga giants namin. Nung dumating yan sa amin, ang pinapakain talaga namin ay dry food. Ang naging problema lang namin, as time goes by, hindi ko nakukuha yung, parang nakukulangan ako dun sa bulky na looks and then dun sa tamang tindig nila. So ang ginawa ko, tinanong ko yung mga breeder sa ibang bansa or specifically yung breeder nung mga dogs ko. Tinanong ko kung anong kinakain ng mga aso nila dahil ang gaganda eh. So sabi nila, raw. Nung una, skeptic pa ako na magpakain ng raw dahil nga ang impression natin pag raw ay masama sa aso or nagiging aggressive yung aso pag pinapakain mo ng raw. Kaya ang ginawa ko, nung unang sigwada ng pagpapakain, niluluto ko yung karne. So pumupunta ako sa Mahogany Market since malapit naman kami dito sa Tagaytay, no? Bumibili ako ng ulo ng baka. Then yung ulo ng baka ay niluluto namin, tapos tinatanggal namin yung laman. Yun ang pinapakain namin sa aso namin. True enough na sa pagpapakain ng luto na karne ay maganda yung aso. Ang problema namin, masyadong matrabaho kasi everyday kailangan mong bumili ng baka, ng ulo ng baka, and then kailangan mong i-debone, lutuin, debone, ganyan. Nag-try ako na magpakain ng raw para ako matanggal na yung step ng pagluluto. And then doon, nakita ko okay din naman. Kaso ang sinasabi, pag pinakain mo lang ng meat yung aso, ay hindi kumpleto ang nutrition. That's the time na bumili ako ng libro, nag-aral ako ng sarili ko, nagbasa ako ng mga proven na mga raw dog food books. At doon ko nakita na dapat pala hindi lang meat ang nandun sa pakain. Dapat meron ding laman loob, merong mga muscle meat, merong bones. Ginawa namin yon step by step, trial and error, hanggang sa nakuha namin yung tamang mix. Sabi ng vet pala sa akin, "Sir, hindi ba pwedeng tama lang yung mix? Dahil sa tingin mo, tama. Kailangan ay ipacheck mo yung aso mo, ipa-laboratory mo, ipacheck mo kung ano ang reaction ng aso dun sa dog food mo." Nag-usap kami ng veterinaryo, "Doc, eto na yung lab test." And nakita niya na impressive yung result. Hindi siya 1 day or 3 months. That's a 1.5 years of trial. Noong mga time na yon is may mga inquiries na ngayon na pumapasok. Noong una, dinededma ko lang kasi para sa akin, itong recipe na to, pang aso ko to eh. It's more of a selfishness during that time. Dumadami yung inquiries, tapos yung iba pumupunta pa dito para bumili. Sabi ko, not for sale. So ganyan lagi ang sinasabi ko. Hanggang sa time na, What if ibenta natin? Nag-try kami na gumawa, ilagay sa isang plastic, i-vacuum para maganda yung presentation. We tried kasi yung unang labas ng Supero, walang label. It's just a plain plastic having that packaging. May bumibili. So doon na nagsimula. From 5 packs, naging 30 packs, naging 300, naging thousands. May mga nagpo-post sa social media ng mga bully breeders. Actually, hindi bully breeder eh. Yung mga may isang bully, dalawang bully, yun ang pinapakain. Nung meron na siyang scale, nung malaki na siya, malaki na yung Supero, tinanong ko yung mga distributors kung ano bang breed ng aso ang pinakamalaki nating customer. 100% ng mga distributors ang sinasabi, bully breeders. Nag-decide ako na since bully breeders ang pinakamalaki nating customer,
about 70%. Then we should support yung mga shows, events ng mga bully. Oh, parang show of appreciation sa kanila na dahil bumibili kayo sa amin, then we should support your cause. Ganun siya nangyari. Kaya makikita nyo, since last year, nandun na kami sa mga major shows ng bully. Hindi mawawala yung Supero doon sa isa man sa mga booth na nandun. Namimigay kami ng mga goodies. My point is, I'm not expecting anything in return. Kasi unknowingly, binabalik nyo naman sa amin. Dahil one way or another, yung mga nakabili ng puppies nila, nagsusupero naman. Ang common denominator ng mga feedback nila ay yung katawan ng aso nila or katawan ng bully nila, whether standard or exotic, is lean, no? Parang less fats yung katawan, at the same time mas matingkad yung color ng mga bullies nila. Meron kasing scientific basis din kung bakit mas matingkad dahil yun nga, since it's a complete set of, yung dog food namin is a complete set of animal, except the bones na sobrang tigas naman, no? Meron siyang significant amount of taurine na siya yung nagpapaganda ng coat nung, or nagpapatingkad ng color ng mga dogs nila. As early as 21 days old, pinapakain na namin ng raw. At least sa mga dogs namin, pero may mga breeders din na as early as 21 days, nagpapakain na rin ng Supero. Kasama natin ngayon si Sir Melvin para ipaliwanag sa atin or explain sa atin ang pinakasikat na raw food ngayon sa bully community. Maraming may sikreto na ginagamit daw ito na ngayon. Medyo interested kami, sir, na malaman kung ano yung mga products nyo. So ano-ano ba ito? So ito, no, a little bit of history ng product. Mm-hmm. Ang pinakaunang na-develop talaga is yung beef and chicken. And then followed by the pure beef, pure pork. Ito, pure pork. Ito, pork. And okay. Then followed by the bully sensitive. Bully sensitive? Yeah. Bakit bully sensitive ang ano niya, boss? Ano siya? Meron kasi akong kaibigan dati, nagpa-adapt ng bully sa akin. Ngayon, nung nakuha ko, payat tapos maraming patches. Mm-hmm. Then, sabi ko, sige, try ko nga ako gamitin yung beef and chicken. Yung beef and chicken, hindi siya gumanda eh. Hindi gumanda yung aso. Trinay ko na yung pure beef, hindi pa rin. Mm-hmm. So, trinay ko yung pork, hindi pa rin. So, ang ginawa ko, sabi ko, it's a bit of challenge for bully. Kasi unang-una, yung skin masyadong, yung coat, di ba, manipis. Okay. So, kitang-kita yung patches. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng, nag-formulate kami ng raw food na kung saan mapapatino namin yung bully na yon. So, ginawa pala talaga to para sa American bully. Yes. Wala siyang ano, it's not ano, hindi siya parang hype or every or anything. Oo. Talaga ito yung kinain nung bully na yon, kaya siya gumanda. Oo. Nice pala, no? Oo. Marami din sa mga alaga namin, sir, yun nga, yung nagkakaproblema. Kasi talaga namang, siguro, natural na rin sa mga bully yung nagkakaroon ng skin problem eh. Yes, oo. Ito, parang, ang trial period nito, inabot to ng mga 6 months. 6 months? Yeah, oo. Nag-stay ako dito sa 3 variants for about 3 months, hindi tumitino. Then, nag-decide ako to develop this one. So, ito pala talaga ang kailangan natin, guys. Mm-mm. Yeah. The sensitive diet sa mga medyo mahirap patinuin yung skin coat ng bully. Yeah. Try natin to. Mm. Ngayon, kung halimbawa, kung titino ka naman dito sa first 3, hindi mo na kailangan ito. Okay. Ngayon, ang nangyari din, base dun sa aming dry run, after naming mapatino dito sa bully sensitive, nung gumanda na yung skin, binalik namin dito sa 3. Okay na. Okay. So parang it's just a kick-off lang. Kick-off or kick-start lang nung ano, jump-start lang nung product ito. Then lahat nag-okay na dito. Ito, raw beef. Kung may budget ka din lang,
Let's say, ito we tried this sa bagong stud hanggang sa manganak siya. Kasi gusto namin makuha, after niyang, di ba, after manganak, parang bagsak ang katawan ng aso. Ito yung trinial namin na from day one ng kanyang stud hanggang sa manganak siya, ito ang pinakain namin. Mas mabilis yung recovery. So lumalabas, out of 1, 2, 3, 4, 4 variants na nauna, ito yung may pinakamabilis na recovery. Etong pussy sensitive. Pussy sensitive is pussy, it's not the pussy na pussy is pusa, ano? Pusa, ito kasi ang cat food, yeah, cat diet. Ang naging problema namin, yung mga puspin namin, hindi kumakain ito, itong apat. Now, frustrated ako kasi ayaw niya nang kainin yung Supero products. So, ang ginawa ko, nakikita ko kasi tuwing umaga, meron silang dalang daga. So, from, tapos nilalagay nila dun sa harapan ng kitchen ko. Sabi ko, may ang pinaka-closest sa daga na pwede kong ipakain sa kanila is yung rabbit. I think rodent family yan. So, nag-try ako, nag-grind ako ng rabbit, pinakain ko sa kanila, true enough, kumain sila. Now, para maging palatable pa sa pusa, then nakita ko yung kapitbahay, kinukuha nila yung mga kiti eh. Kinakain nila yung kiti ng kapitbahay. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng chicken. So, trial, hanggang sa na-establish namin that the mixture of the rabbit, beef, and chicken mas palatable sa pusa. Ito, okay, let's say, ito ay beef trachea jerky. Ito yung lalaugan or lalamunan ng baka. Ito, treats to. Di ba ang karaniwang nakikita ko is cowhide? Ito yung pwedeng alternative sa cowhide. Oh, kasi ito, ano rin to, natural, kayang i-consume ng aso, hindi siya machu-choke. Bite size, di ba? Pwedeng kagat-kagatin hanggang sa maubos. Ito, naka-vacuum pack din. Yan, ito last. Ito yung newest product. Ito ay pork liver jerky. Yan. May liver din pala. Oo. Ito pang treats lang. Let's say, gusto mong sumunod sa iyong aso, ayaw sumunod, o bigyan mo ng treats para sumunod. Or kung meron siyang magandang ginawa sa iyo, bigyan mo ng treat. Oh, ito 'yon. Oh, kasi maganda rin yung amoy nito eh. Yeah, oh, very very palatable sa dogs. Oh. So it's a dehydrated treat. So ito, it's a ito ay beef meat, no? Beef meat. When you're dealing with halimbawa, diretso ka sa slaughterhouse. Etong mga ganitong part ng meat, pwedeng bilhin niya ng mga nagpapares, ganyan ng mga gumagawa ng corned beef, yan, pwede yan. But, we're lucky enough to have this supply sa amin. Kumbaga, na-capture namin yung supply na to para sa mga aso natin. Ano talaga to? Human grade. Pwede nating lutuin kung gusto nyo. NMIS inspected, BAI accredited meat. Ito mga meat to eh. Soft cartilage, meat, and then fats. Soft cartilage for the glucosamine chondroitin source. Then meat is for protein, and then fats is for energy. So, sama-sama na. So, we have plenty of this supply. Tapos sa feeds, ayan o, ganda o. Ito yung liver. Sa meat, ito yung laman loob. Diba normally, papaitan, ano pa ba, bopis, ganyan. Ito yung isang set nung pula. Red offals na tinatawag. Red offals means anything with red sa laman loob. Yun yung red offal. So, meron tayong liver, heart, spleen, lungs, trachea, pancreas, nasa ilalim, ganyan. Ito yung nagbibigay ng matingkad na kulay sa aso. Taurine, ito. Perfect source. Ang isa pa dito ay hindi mo na kailangan ng iron supplement. Ito na magsusupply ng iron. Ito, familiar ako dito. Ito yung nakikita ko sa mga goto eh. Okay, ito yung white. Ito yung white part or white offals na tinatawag.
anything na medyo color white, yun yung white offals. Ang pinaka-highlight dito is yung tuwalya. Di ba? Oh, pangpapaitan. Oh, yeah. Ito, at this stage, greenish, no? Medyo greenish. Ito yung natural color. Bleach, ibig sabihin, medyo pinakuluan ng konti para mamatay yung bacteria. But katamtaman lang para hindi mawala yung good bacteria. Kasi ito yung source naman ng probiotics. Yung gut ng baka merong good bacteria, nandito yon. So, if you mix it with the meat, with the red offals, meron ka na rin probiotics. Let's say, yung if your dog's poop nag-turn ng black, ay nag-turn ng white, too much calcium. Nag-turn ng gray, too much fats. Pag nag-turn ng dark color, let's say black or dark brown, that means protein. So, nandun kami sa level ng dark color. Green, dark brown, black, nandun kami. Because of this... So, kailangan balance. Na balance, oo. Next, esophagus. Ito, explain ko lang. Very critical. Kasi, maraming... May mga feedback din na lusaw ang poop kapag pure beef ang pinapakain or pure pork. Well, for a time, magiging lusaw. Kasi, declared naman, very transparent, walang bones yung pure beef, pure pork. Kasi hindi mo, you will never grind. Hindi ka makaka-grind ng bones eh. Yung bulalo, hindi mo kayang i-grind yun. Matigas. Merong special grinder for that, pero sobrang mahal. At hindi ko rin advisable yon. Kasi baka mamaya mag-splinter, makalusot sa production, matinik pa yung aso. So what we did is, ni-replace namin yung bones into soft cartilages. Ito yung perfect source ng glucosamine, chondroitin. Yan. Kung gusto mo ng natural supplement on joints, eto. Meron na rin dun sa dog food. Kasama na. Okay, ito. Yan, oh. Ito. Naman. This is, beef trimmings. So, ito yung mga, yung source natin. Let's say tenderloin. Ang requirement sa kanila tenderloin or shank or chuck, mga ganoon. Sila yung nagfi-finish nung carcass. Ito 'yon. Ayun, ito yung trimmings niya. So, this is about 80% meat or 90% meat pa nga ito eh. And then very less ang fats. Sa mga gustong bumili ng Supero, available tayo sa majority sa Metro Manila and some parts of major parts of Luzon, no? Pwede nyo laging i-message yung Supero Dog Farm. Ako magre-reply. Ibibigay ko sa inyo yung link nung page na kung saan dun kayo pwedeng bumili ng Supero. Ayun. Sir, maraming salamat, ha. Pinagbigyan mo kami. Thank you. Galing, eh, no? Parang si Bob Marley. Ito si Mavi, ang Hungarian Puli namin. Yung coat niya is unusual, pero hindi siya matted or hindi siya napabaya. Dreadlocks lang yung kanyang coat. Ganun talaga yung breed na Hungarian Puli. Ito, in-import namin to from Hungary. Tapos, classified siya as herding dog. Kung yung alabay namin is sila yung tagalaban ng mga predator, Mavi. Sila yung taga, kung yung alabay is sila yung mga taga laban sa mga wolves. Ito naman yung taga alert. Pag halimbawa may intruders, ito yung unang tatahol eh. Very very mataas yung instinct nila. Pag tumahol to, ang automatic yung mga livestock guardian dogs yung sasalakay or pupunta dun sa mga intruders. Nung bata-bata pa siya, ano yan, nakabagsak dito. Ilan taon na si Maui ngayon, sir? 7. Maganda na. Nakabagsak yun na ganyan. Yung sa logo namin, ito siya. Ito si Iron Panda. Wala na si Iron Panda. Good girl. Deads na. Yan, anak niya yung 1, 2, 3. Hindi, actually, rabbit ang paborito ng lahat. Hindi ko paborito kasi mahal.